Oh guys, tumain na siya. Medyo pupo pa rin siya, pero oh, ano, medyo malaman naman na siya. La. Bella. 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 Kakauwi ko lang, and then nakita niyo si Bella guys, is para siyang yung pupo niya marating dumidikit sa balahibo niya. So ang ginagawa ko nun guys is sinuhugasan ko talaga siya, binabasa ako ng tubig kahit gabi, pero dapat iboblower niyo rin agad ng mainit na blower ha, kasi kumakapit kasi sa balahibo niya talaga yung dilaw-dilaw. Kung makikita mo, yan ang mahirap sa mga cheats na nilalagay ko dyan. Para hindi madumihan siya. Bella. 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 Sumatamlay si Bella ngayon. Kailangan ko siyang ipabit bukas. Tumain kasi siya ng sobrang labnaw. Ito yung popo niya guys. Tupit na. So kaya hindi lang makatulog, binabantayan ko siya. Ngayon lang siya nagganyan kaganina. Guys, nagtain na naman si Bella. So ilang beses siya tumae kahapon hanggang madaling araw. Siguro naka-8. Simula nang iniwan ko siya nung hapon ng alas 3 or alas 5. Tapos ang pinainom ko sa kanya itong colimoxin. Dahil sa binasag niya yung Immunol kagabi habang binablower ko siya. Binasag niya yung Immunol, bumagsak. Wala ng Immunol. So ito, ayan. Kagabi, medyo matamlay siya. Tapos ang pinam ko lang, ayan. Tsaka itong Liberolin. Yan, dalawa pa lang piniinom ko. Tapos ngayong umaga, pinainom ko siya ng colimoxilin. Tapos ito na siya ngayon. Ayan. Medyo umukay naman siya. Tapos kumain na rin. Bella. 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 So responsive na siya. Kahapon, as in, nakahiga lang siya. Matamlay. Tapos yung pupo niya, una dilaw, tapos naging tubig na, na color green. Buti na lang, meron pa akong gamot dyan. Yun yung pinainom ko. So guys, ito na yung setup ng kanyang cage. So meron na, naglagay na ako ng kulungan dito. And then ito, yung tiles. Ang makulit dito kay Bella, kapag sinusubo mo yung pagkain, by the way guys, ang pinapakain ko sa kanya is yung OZ. Tignan nyo. Kain na, Bella. Kain na, Bella. Pupo siya ng water na color green. So natakot ako. Akala ko parbo na. So dadaling ko nga dapat siya sa vet ngayong umaga. Eh, pero ngayon, umukay naman na siya, lumakas na.
Binasag niya kasi yung immunol niya, kaya wala akong immunol ngayon. So, yun pa naman yung bibilihin ko na naman yun. Ang mahal pa naman ng immunol, guys, sobra. Sa lahat ng gamot, siya yung pinakamahal, yung immunol na Himalaya. Kailangan ko rin bumili ng dextrose powder kasi yung dextrose powder ko, binigay ko sa pamangkin ko kasi nung nagkaroon ng sakit si Ash ko, yun yung ginamit. So, hindi ko na siya kinuha. So, ngayon, kailangan pumunta ng pet shop para bumili. Oh. So, sana umokay na yung kanyang pupo. So, para hindi ko na siya dalhin sa bed. So, inoobserbahan ko pa lang kung ano yung magiging progress ng pupo niya. Napakain ko na sila Tiny Mini, si Record tsaka si Rabia. And ngayon, si Bella napakain ko na rin. So, ano yung problema? Ha? Hindi naman mainit ha. May electric pan ka naman. Mainit ba? Initan ka? Ha? So, punta na ako ng bet. Kasi kailangan ko pa bumalik sa tindahan bago mag alas 3. Ayan. Tapos meron din silang ventilador. Kailangan kong buksan kasi para hindi sila mainitan. So guys, tumain na siya. Medyo pupo pa rin siya, pero medyo malaman naman na siya. Hindi na siya katulad before na sobrang tubig. And then, kakauwi ko lang galing pet shop. So, nakabili na ako ng immunol. So, bagong bili tong immunol. So, tingnan mo yung mukha ko, haggard na haggard. So, Himalaya immunol. Tapos, bumili na rin ako ng maliit na dextrose powder. So, ito guys, napaka-importante nito para hindi ma-dehydrate yung mga dogs natin, no? Once na nagtatae yung aso nyo, kailangan nila ng electrolytes sa katawan para hindi sila manghina. Ang maganda kay Bella, kumakain siya, marami siyang kinain. So guys, ito guys yung dextrose powder. Monohydrate monoxide. So, napaka-importante ito kapag nagdadayari yung aso nyo. Sugar kasi ito eh. Of course, kailangan nyo gumamit ng kutsara. Kasko. Pero sa akin, igaganyan ko na rin. Okay, no? Monohydrate monoxide. Dalawang klase ito, may green tsaka ito. Mas okay kasi ito, yung color blue sa dogs. So, it's already 30 na and then pasara na kami. So, mamaya pag baba ko, una kong titignan talaga yung pupo ni Bella kasi kaganina kasi medyo may buo-buo na siya na color maroon yung ano niya, color brown. So, buti na lang, napainom ko na siya ng immunol kaganina. So, bumili ako ng immunol. So, hindi talaga ako mapakali. Kasi, hindi ko talaga alam kung kailangan ko na siya itakbo sa vet. Na, pag sa vet din kasi, guys, yung test nila ng 4 parvo, eh, kakatest lang niya, 1,600. So, pero mamaya, pag nakita kong okay na yun talaga, hindi ko na siya ibibet. So, continuous na lang yung ipapainom kong gamot. So yun, update ko kayo mamaya pag uwi ko kung ano nga ba yung pupo niya kasi malamang umupo na naman yun. So guys, ito yung pupo niya ngayon. Ayan o, sabog. Tapos yung nandun sa may ano niya, ayan, color brown siya pero ano, yung amoy niya hindi naman malangsa, yung regular lang talaga na nagtatae. Ganun yung amoy niya. So, kaka-uwi ko lang galing trabaho. A bit. Mayroon kasi home remedy kasi baka mahawa yung iba kong pang dogs. Pero, hindi naman malangsa yung pupo niya. So, siguro sa chan niya lang talaga. Parang siguro nagka-problema. Ito yung klase ng pupo niya. Ayan o. Hindi naman siya malangsa. Pero
tubig talaga siya ngayon eh, sabog. Kumakain naman siya. Ayaw niya dun kumain sa may bowl. Gusto ihulog ko pa dun sa may ano. Pasaway talaga to si Bella. Gusto niya ihulog ko dun sa may sahig bago niya kainin. Once a day lang yun. So, umiinom din naman siya ng tubig. So, hey everyone. So, welcome back dito sa aking YouTube channel. So, ngayon naman guys, i-update ko kayo kung ano nga ba yung nangyari na kay Bella ngayon. Kasi ika-third days niya na ngayon na nagtatae. And then, ang pinapainom ko lang sa kanya is yung colomoxiline, then yung immunol, tapos yung liberoline. So, yun yung tatlong pinapainom ko sa kanya. Yung colomoxiline, once a day, 0.7 ml. Yung immunol, 2 times a day. Tapos yung liberoline, guys, once a day. So, yun yung pinapainom ko sa kanya every day. So, yung kasi yung natira kong gamot na pinainom din or nireseta sa akin ng vet nung nagkaroon ng diarrhea si Bella 2 weeks ago. So, pinakonfine ko siya noon. And then, pinatest ko rin siya kung may pabo ba siya noon or wala. And then, noon before, nag-negative siya. And then, plano ko nga nung nakarang araw is itatakbo ko na siya sa vet. Pero, nakita ko kasi na malakas siya. And then, kumakain at saka umiinom. Yun nga lang, yung pupo niya is tubig talaga. Tapos, ang napansin ko, siguro talaga isa digestion yung problema niya or sa kinakain. So, ang ginawa ko is, ginawa ko ng remedyo. Kasi nga minsan, di ba, kapag sa sahig siya pumupupo, tapos natatapakan niya, tapos nadidilaan niya yung paa niya. So, yun siguro yung nagkakos ng diarrhea sa kanya, yung bacteria. At saka yung pagkakaiba-iba ng kinakain niya si Bella. Tapos, okay naman siya. Yung pupo niya, ito na ngayon. So, pace na siya. Hindi na siya ganun ka-ano, kalabnaw. Psh! Bella. So, nag-improve na yung pupo niya. Ayan, pace na. Hindi na malabnaw. So guys, magaling na si Bella. Hello Bella, magaling na. Magaling na yan. Bella, magaling na yan. Bella, magaling na. Pwede na ulit maglaro. Aba-aba dila. So ito guys yung kanyang pupo. So okay na yung pupo niya. Ayan. At magaling na siya. So ito, colimoxiline. So, hindi ko na kailangan magpabit. Grabe kasi ang mahal magpabit, guys. Tapos ito, yung binili kong Himalaya na panibago. Ayan. Tapos, ito yung liberoline. Ito, guys, pinapainom ko to 1 ml once a day. Tapos, ito naman, 2 times a day. Ito naman, once a day din. Itong colimoxiline. Yan
yun lang guys, that's for today's video guys. So disclaimer lang po guys, hindi pa ako professional vet. So yung mga sinashare ko, mga gamot, so ito is nareseta pa before ng vet nung nagtae rin si Bella. And then ngayon nagtae ulit siya, so ginamit ko lang siya. And then after 3 days, sa awa ng Diyos, gumaling na siya. Nabuo na yung pupo niya. Ito lang yung mga pinainom ko talaga. Tsaka bumili rin ako ng dextrose powder. So, ayan. So, napaka-effective niya, guys. Yun nga. So, ito, guys, is food enhancer. Tsaka para rin sa liver at pancreas ng aso. Ito naman, immune booster. Tsaka ito naman, para sa electrolyte tsaka bacteria. So, yun lang guys. Kung meron po kayong question or suggestion, yun, comment lang po kayo sa ibaba. Pwede nyo rin po akong i-follow sa aking Facebook page na Janwi, yung Shih Tzu Pau Family. Meron din po akong TikTok account. Follow nyo rin po ako. At kung bago pa lang po kayo dito sa aking YouTube channel, so, don't forget to support my YouTube channel. So, please subscribe at i-hit nyo na rin guys yung notification bell on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. At saka guys, ito nga pala guys ha, yung diarrhea guys ng aso, iba-iba yung causes niyan. Pwede kasing nagtatae yung dogs mo dahil merong parvo or distemper. So kapag napansin yung medyo malangsa na talaga yung pupo ng dogs nyo, go to vet para matest. Para rin maiwas nyo yung ibang mga alaga nyo. Yung merong asong nagtatae na medyo malangsa, i-isolate nyo na, huwag nyo na ihalo yung yun, iba pa nyo pang aso. Kasi para hindi maging, para hindi magkahawa-hawa. So, sa case ng aso ko, guys, ha, I am sure na yung case niya is sa diet, kaya siya nagtatae. Kasi intolerance, tama ba? So, kailangan kasi hindi pa bago-bago yung kinakain niya. Kadalasan kasi kapag lactose intolerance, kapag nagpapainom kayo ng gatas, tapos dun nagtatae siya, meron naman sa food diet, pabago-bago yung kinakain, kaya nagtatae siya, minsan nag-overfeeding, kaya nagtatae rin yung dog. So, sa case ni Bella, yun yung case niya sa food diet. Iba pa yung mga parvo, iba pa yung sa cancer, iba pa yung sa parasites, sa mga bulate. So, may mga iba-ibang case tayo sa pagtatae. Pero, ito yung ginagamot ko sa pagtatae niya, guys. Ayan. Ito guys, si Bella guys, isang beses pa lang siyang nadedeworm at saka isang beses pa lang siya nababaksin na ng 5-in-1 shot. Yun, so very careful pa ako, talagang todo bantay pa ako sa kanya na wag na munang ilalabas ng kulungan at saka fence. Hindi ko rin siya muna paglalaroin with my dogs, Rabia, Raker, Tiny, and Mimi for her safety rin, no? So para hindi lumala yung condition. So, ngayon naka-recover na siya. So, yun yung gagawin ko. Tsaka yung kulungan, sinet up ko na dyan para in case yung pagkain niya andyan lang. Kapag ayaw niya nang kainin, tatanggalin ko na. So, para hindi niya nakakainin kapag napanis. So, yun guys. And yun lang. Thank you for watching guys. So, see you on my next video. Bye-bye.